Ngayong Holy Week, ang pamamasyal, samahan din po natin ng pagdarasal at pagninilay-nilay. Puntahan natin ang mga lugar na good for the body and good for the soul. Tila nagbukas ang pintuan ng langit sa ganda ng kisame ng simbahan ng St. Francis Xavier sa Palumpon, Leyte. Nakapinta kasi rito ang ilang mga pangyayari sa Lumang Tipan, ang buhay ni Hesukristo, ang Moro Siege sa Palumpon, at ang buhay ng kanilang patron na si St. Francis Xavier. Came to my mind that we must have an iconography or a paintings that will attract them to come inside the church, a visual catechism. Ang matiyagang nagpinta nito, ang grupo ni Naaris mula Leyte. Mas mataas yung panahon na nabuhos namin dito. Kahit mas maliit yung church na to at mas mababaw, kaya madetalye-detalye mo kasi nakikita ay malapit sa mata ng tao. October 2019 pa, nagsimula ang proyektong ito. Pero dahil mabusisi ang pagpipinta ng kisame ng simbahan, inabutan na sila ng pandemya. Hindi na nakatawid yung mga main artists namin, mga finishing artists, which is from Cebu City. Kailangan pa namin mag-train ng mga aspiring artists. Parang slowly na-train rin kami isa't isa. We have that point that we have to decide whether to stop or continue. But the artists came into agreement with us that they will just ask minimal financial need for the materials and for their sustenance of their living. Kaya itinuturing nilang isang malaking himala na natapos din nila ito. This is a feeling of fulfillment, feeling of gratitude to God that He allowed us to have these paintings and to allow us to finish that painting even during the pandemic time. Pero heto raw ang totoong mapagmilagro, ang mga naglalakihang imahen sa burol ng sityo ng malapad na parang sa San Miguel, Bulacan. Ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ang mga naglalakihang imahen ng Holy Trinity, may taas na 36 feet. Ito ang grotto ng 15 Mysteries, grupo ng Catholic missionaries. Kahit nasa malayo, makita sila. Doon pa lang, pag nakita sila, mapagdasal na. Yung Diyos Ama, ang sinisimbolo po doon yung puti, kalinisan. Tapos yung Diyos Anak, pula, simbolo ng dugo sa pagtubos ng mga kasalanan ng mga tao. Yung Espiritu Santo naman, bakit dilaw? Simbolo niya, apoy na tumatanglaw sa mga tao. Pero bago ito malapitan, kinakailangan munang umakyat ng hagdan na may mahigit 100 hakbang. Sinadya po talaga namin itong grotto, sir, kasi naniniwala po kami na lahat ng ipapanalangin namin dito ay matutupad. Itinayo raw ito dahil sa isang aparisyon. Sinabi po ng Santissima Trinidad sa akin na magtayo ka ng Santissima Trinidad 3,000 grotto. E sinabi po niya sa akin ng harapan na nagustuhan ko yung ginawa niyo. Kasama sa mga dinarayo rito, ang isang manghihilot na nakagagamot daw ng mga sakit. Kung mayroong nang hingi ng tulong, tinutulungan po namin. Walang kabayaran yan, alang-alang sa ating Panginoon. Yung tuhod ko, di ako makalakad, namamaga. Pagdating ko doon, dinasalan lang ako niya. Kung pagkakinabukasan, nakakalakad na ako. 5 araw, hindi ako makakita. Paglaran ako ng kulam. Nagpagamot ako doon, yung mata ko, nakakita na ako. Medyo maghihigpit kami, lalo na yung mga nagagaling sa ibang lugar, siguraduhin na talagang kompleto sila ng mga requirements. Tuwing Semana Santa, magandang pagkakataon upang pagnilay-nilayan ang ating pananampalataya. Napapanahon, lalo na't ang Kristyanismo sa Pilipinas sa taong ito, 500 taon na. Sa islang ito, nagsimula ang lahat kung saan unang tumapak noong March 17, 1521, ang navigator at explorer na si Ferdinand Magellan. Matapos nilang tawirin ang Pacific Ocean sa loob ng halos 4 buwan. Ito ang Humonhon Island sa bayan ng Giwan sa Eastern Samar. Yung Humonhon that time, walang tao. Because in the olden days,
It was a sacred place for them. Our ancestors in Humunhun did not take care of Magellan, Elcano, and his crew. Namamatay na lang sila, hindi sila makakapunta sa Limasawa, hindi sila makakapunta sa Cebu. So, ang Christianity, most probably dito sa Pilipinas, hindi mangyayari. At bilang paggunita sa 500 taon ng Kristyanismo sa Pilipinas, nagtayo sila rito ng mga historical marker, pati na ng mural painting. Magellan to the right and the Filipino people to the left. Meaning, may mga Pilipino na tumulong. Matatagpuan din dito ang simbahang ito na nakatindig na sa loob ng 400 taon. Itinuring na National Cultural Treasure ng Pilipinas, ang Immaculate Conception Parish Church. Kasama na din po yun yung antiquity ng simbahan, yung magnificent structure, yung building, at ang dami pang iba, lalo na po yung mga paintings sa loob po ng simbahan. Ang mga dingding, pinalamutian ng seashells. At nakatago rin dito ang ilang relics mula pa sa 17th century. Katulad ng nag-iisa at very rare na altar cards. Lumang libro na naglalaman ng old records ng mga kasal, patay, binyag, karo ng santo, korona ng Inang Maria, pati na ang pinaka-iniingatan nilang monstrance o lagayan ng ostya. Lahat po ng mga ginagamit mula po nung magsimula yung parish, ipinapasa po yun sa next parish priest o kung sino man po yung mamamahalan ng simbahan. Kaya lang nung pumunta po rito yung mga officials ng National Museum at nakita po nila, sa palagay ko sila po yung makakapagsabi kung gaano po ka-genuine yung mga bagay na iyon. Ang simbahang ito, kasama sa mga matinding na salanta noong humagupit ang super bagyong Yolanda. Bagsak lahat. Kung gaano bumagsak yung simbahan, ganun din po yung general emotion ng bayan. Mabuti na lang at sa tulong ng National Museum of the Philippines, pati na ng University of Melbourne's Grimwade Center for Cultural Materials Conservation, na-restore ang simbahan sa pamamagitan ng 3D digital imaging techniques. Si Froilan Garabiles naman ang matyagang nag-restore ng mga shells sa simbahan. Ginawa kong aking makakaya para maibalik ang dating anyo ng mga shells. Ito ang resulta ng trabaho ko. Kaya mayroon ng mga bisita na pumiyak dahil hindi nila akalain na maibabalik ang beauty ng simbahan na ito. Maraming limitation ngayon sa celebration ng Holy Week. Ang masasabi ko nga ay mas mapapalalim nyo ang inyong heart-to-heart na pakikipag-ugnay sa Panginoon pag ikaw ay nag-iisa. Oo, mawawala yung sense of touch, pero ang spiritual side naman ng buhay natin ay tungkol sa kalaliman ng pagkatao mo. Pasalamat tayo sa Diyos na sa gitna ng ganitong pandemya ay tayo may buhay pa. Kaya sa gitna ng dilim, magbubukal ang liwanag. Sa pagkamatay ng Diyos, magkakaroon ng resurrection. Sa mga lugar na ito, busog na ang mga mata, pati na rin ang kaluluwa. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.